lion king. On the way na po kami papunta sa Manila Zoo. Mami! Ayan. Ito na. Bakit di sumunod sila? Sumunod sila? Hindi lang tayo kasya lahat sa isang sasakyan. Hindi naman ay. Gusto mo siksikan tayo? Ayaw po. Uy! Iyamo muna sila mag-ano doon. Mamimiss mo kagad si Mama Mino at saka si Tita Ikar mo eh. What's up mga katrops? Hi guys! Ayan, excited na po si Light. Kasama niya si Kuya Ibit! Kasi nga po ay di ka kasama. Oy, hindi mo mala sinama Tito? Hindi kita kasama. Kasi nununundi kita doon. Ay, hindi mo ako malulunod. Dahil ako'y may lahing syukoy. Tuturo ko sa'yo doon sa Manila Zoo. Si Tito Rabi, si Tito Jeje, Tito Amay. Sila'y mga punggoy. So, narito na tayo mga katrops sa Manila Zoo. Habang nagbiyahe kami, talagang maulan ang panahon ngayon. Ito po yung bata, oh. Tulog. Tulog na tulog pa ang bata. Hello, what's up mga katrops? Narito na kami sa Manila Zoo. Mapapansin po natin mga katrops, inabot tayo ng malakas na ulan. Ayan, grabe ang timing natin. Ngayon pa umulan ng malakas. Pero hopefully na tumira rin ang ulan natin. Para naman ma-enjoy namin yung pagpunta dito. Mamaya, silipin natin. Alam niyo mga katrops, very memorable sa akin itong place na to kasi nung bata kami, naipasyal kami dito ng magulang namin, kasama mga kapatid ko at saka yung mga ilang relatives and friends. At bukod dun, alam niyo mga kato, nung nag-aral ako ng kolehiyo dito sa Manila, itong Manila Zoo naging isang tambayan ko na rin. Kapag may pagkakataon na wala akong ginagawa, free time,
Ayan, dito ako tumatambay kahit mag-isa ako, walang kasama. Ito kasi mga tipong mga lugar na gusto kong puntahan. Puro kahayupan. Hindi yung kahayupan na iniisip nyo. Pero yung kahayupan na literal animal. Kasi sa bahay, ang napakikita ko lang dun, pusa, daga, butiki. Ayan. Yung mga iba naman. Bali, nasa loob na yung asawa at anak ko, eh, makasamahan ko, mga kapatid ko sa kayo ng mga bayo. At mamaya, kapag tumira na yung ulan, itutur ko kayo. Tingnan natin yung loob. Kasi dati noong yung huling punta ko dito, napansin ko yung ilang mga hayop dito, mga papayat na eh. Parang kinukulang siguro sa budget. Hindi napapakain ng hayop siguro dati. Doon yun na. Inikipid na lang siguro sa pakain at balita ko nga yun. Ginagamit na lang nilang vitamin sa mga elepante ay tiki-tiki. Mga katrops, paano kaya kapag ganito kalaki yung mga butiki na pumasok sa bahay ninyo?갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 I'm going crazy, yeah.
시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 라이트 아니, 건더. Talagang hindi tumitila ang ulan. Kakain muna kami mga katropos. Busy po sa paglalaro ang bata. Ano yung nabili mo? Pakita mo nga sa ating mga katropos kung ano yun. Wow, very good. Ang ganda. Inasan yung egg ng dinosaur? Wow, ganda. Happy siya. Meron pa oh. Tapos lang namin kumain at ngayon lang tumigil ang malakas na ulan. Naaya ko sila pero mga tinatambad na ayaw tumayo dun sa lugar na kung saan kami kumain. So habang nandun sila, ikot-ikot muna ako dito. Kahit saglit lang. Sayang naman kung hindi malibot.
Opo. Ayan mga katrops, yung tinatawag na Negros Bleeding Heart o Bleeding Heart Pigeon. Ayan. Kaya siya tinawag na Negros Bleeding Heart o Bleeding Heart Pigeon kasi mapapansin niyo yung dibdib niya. Para siyang may puso na nagdurugo. Yan yung pinakang palatandaan niya. Pigeon. At kung bibisitahin niyo po mga katrops yung aking channel, may isa akong dokumentary ng pigeon na to, ng bleeding heart na to. Very interesting po, pwede niyong panoorin. Ayan mga katrops, yung mga ibon. Hindi ko na nakuhanan ng video yung iba kong mga nalibot kasi pabugso-bugso ang ulan. Okay. Lion King. Malaki yung pagbabago, talagang malaki yung iginanda nitong Manila kumpara noon na huli akong napunta pagdating sa mga renovation. Pero ang isa lang sa napansin ko mga katrops, marami na yung mga hayop na hindi ko na nakikita dito. At isa po sa dahilan kung bakit wala na rito yung ibang tiyonggo o yung mga unggoy, kasi yung iba po ay nanirahan na po sa lugar namin. Ho 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 ho